Sinita ang patuloy na paniningil ng National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission sa kabila ng mga nakabimbin at hindi pa natatapos na transmission line projects. Sa pagdinig ng Senado, kwestiyon ni Senador Sherwin Gatchalian ang halos 3 piso na kada kilowatt hour na sinisingil sa consumers sa kabila ng mga atrasado ng proyekto. They're allowed to collect for these projects, correct? Despite not being completed. In other words, parang ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Because nakokolekta na sa atin pero delayed itong mga projects. Ibig pong sabihin is, Senator Sherwin Gatchalian ay kinukolektahan tayo o tayo ang nagbabayad ng natural mga proyekto pero hanggang ngayon ay delayed pa ang mga proyekto ng National Grid Corporation. Sinaterin ni Senator Rapi Tulpo, si NGCP spokesperson Cynthia Albanza dahil sa malaking dividendo na binibigay sa mga stockholders noong 2019. Umabot sa 20 bilyong piso ang net income ng kumpanya. Pero 15 bilyong piso ang naging dividendo ng mga stockholders. Ang kinita ng NGCP umabot sa 22 bilyon. Tama? Yeah. Pero ang ibinayad sa mga shareholders ay 24 bilyon. Oh. Huh? Ano to? Paano nangyari to? Negative pa. Mr. Chair. Abono pa yung sa net. Our profits or dividends are taken from retained earnings which have accumulated over the years. So it's not a 1:1 po. Kung ano yung dineclare for this year does not necessarily come solely from the profits earned for that particular year. So accumulated po yan over the years. So the numbers may or may not match. Ulitin ho lang natin yung SOT dahil mali yung aking intro. At sinasabi ko ay 20 bilyong piso ang net income ng kumpanya pero 15 bilyong piso ang naging dividendo ng stockholders. Iba naman ang sinasabi po ni Senator Tulfo na 20 bilyong piso ang net income pero 24 bilyong piso naging dividendo ng stockholders. Nakaanda na, inulit-ulit. Oh, pakinggan natin. Ang kinita ng NGCP umabot sa 22 billion. Tama? Yeah. Pero ang ibinayad sa mga shareholders ay 24 billion. Oh. 22 pala. Ano to? Oo nga. Umabot sa ito? Opo, opo. Umabot sa 22 billion ang kinita. Okay. Net income ng NGCP, National Grid Corporation. Pero ang pinamigay na dividendo sa mga stockholders ay 24 billion. Malaki nga namang katanungan ito sa NGCP. Samantala, pinag-aaralan na ng Senate Energy Committee ang posibleng pagrepaso sa responsibilidad ng NGCP, gayon din ang pag-amyenda sa ilang provisyon ng EPIRA Law para mapababa ang singil sa kuryente na patuloy na tumataas sa ating bansa.